Dito nga namin nasubok sa larong ito kung gaano kahaba ang pasensya nila at kung sino yung magaling dumiskarte. At mukhang kahit tinatampal-tampal na si Chanel ang hatog, hindi pa rin niya makuha-kuha. Siyempre, hindi mawawala ang pambato nyo. Sino pa ba kundi si Bukoy-Koy? Bakit ba naman at inarangan yung mga butas? Napakadaya talaga nito. May naisip akong palaro sa kanila. At ang ilulusot ko nga dyan sa mga butas na yan, yung hotdog. At ayan, tapos na nga. Ipapaliwanag ko na nga sa kanila ang mechanic. At sa unang laro, si Mami Kalum nga daw muna ang susubok. Siya ang pinakamaldita dito, pero siya din ang pinakamatalino. Pero sa mga oras na to, nasubok ang kanyang katalinuhan. At mukhang nag-iisip na nga siya kung saan ang gagaling yung hotdog. Subukan niya nga ulit kung makakain niya na ba dahil takam na siya. Pero sa huli, naubos din ang kanyang pasensya. Nitigan na kami ng masama. Pakuha daw kami sa tingin. Yan ang sinasabi ko sa kanila, bawal sumali ang pikol. Pero sa pangalawang pagkakataon, itatry niya daw ulit. Kaya nga na sinabi ko sa inyo, matalino to si Mami Kalum. Nakuha niya na kung saan ang gagaling yung hotdog. Pakadaya talaga. Pero syempre, hindi hotdog ang ipapakain namin sa kanila. Nigyan nga namin natin si Mami Kalum. Dahil ang next nga na maglalaro, walang iba kundi si Chanel. Ito naman, kung gaano kamaldita si Mami Kalum, na sobrahan naman to sa kalambingan. Ito ang masarap pagtripan kahit wala pang ginagawa, nakakatawa na yung itsura niya. Kaya ito ang madalas naming lokohin. Alam nyo bang nagpapamanicure pa yan sa isang French Bulldog namin? Tapos tinuruan yung mga baby corgis namin. Nakita ko na lang, minamanicure na siya. Kung si Mami Kalum sumuko agad, ito hindi mo mapapasuko. Dahil usapang pagkain niyan. Ay, kita nyo naman sa katawan niya na hindi siya gaano mahilig sa pagkain. Pero sa mga oras na yan, nagtataka na siya. Nakakahalata na nga siya na pinagtitirpan lang namin siya. Nitigan na kami. Pero gaya nga na sinabi ko sa inyo, hindi susuko yan. Awa ako, kaya binigyan na muna namin ng treat para magka-energy ulit. Sa pangalawang pagkakataon, trinay niya na nga kung mahuli niya na ba yung hotdog. At mukhang malabo nga na mahuli niya. Kaya naman ang ginawa namin, in-steady nga lang namin at tinampal-tampal namin sa kanya yung hotdog. Kahit papano malasahan naman niya. At sa mga oras na nga niya, napipikon na nga siya ng very light. Kaya naman binigyan na namin siya ng treat. Dahil sumali siya sa game at ginawa niya naman ang lahat. Pinatry nga namin yung mga French Bulldog, pero ang ginawa, naglaro lang doon sa labas. Ayaw nga daw nila sumali. At ang next naman, ang pambato nyo. Hindi magpapahuli at walang inuurungan to. Kala nyo ba kung sino yan? Walang iba kundi si Bukoy-Koy. Kahit gaano pa kataas ang karton, gumagawa ng paraan. Tignan nyo naman ang ginawa, hinarangan ba naman yung mga butas para mas madali niyang mahuli yung hotdog. Sabi ko sa inyo, talagang gagawa ng paraan niya si Bukoy-Koy. Ito nga namin nakita kung gaano kahaba ang pasensya niya. Pinapanood nga siya ng mga kapatid niya doon sa likod. At mukhang napapahiya na nga si Bukoy-Koy. Kaya maya, nilayasan na lang kami. Sumali naman tong si Bethany. Kaya siya naman daw ang magtatry kung mahuli niya daw yung hotdog. Partida daw yan, hindi pa siya natayo. Hindi katulad ng pambato niyo na si Bukoy-Koy. Umpisa pala ng laro ng Diana. Next naman, itong si Bailey. Pinakabulilit sa kanila. At habang naglalaro nga si Bailey, dinidistract siya ng mga kapatid niya sa likod. Laro na lang daw sila kaysa magpauto sa amin. Kaya maya-maya lang, iniwan na kami bigla ni Bailey. Ang babait talaga nila. At dahil nga nag-participate ng mga baby corgis, ibigyan ko sila nitong dog and puppy milk. Ibigay ito ng bagong parents ni Bailey. At sobrang nagustuhan ng mga baby corgis yung pinadalang milk para kay Bailey. Inisa-isa nga lang namin silang painumin ng gatas dahil alam nyo na ang gagawin ni Bukoy-Koy. Susunod ulit na vlogs ko.